At ito nga, ito nga ang pinagtataka ko. Pag ribulto ni Jesus at ng mga santo, galit na galit kayo. Pero sa mga ribulto ni Satanas at ang iba pa, ay wala po kayong pakialam. Ito na naman tayo. Galing ha? Pero tingnan niyo po ang caption ng pastora na ito. Surrendered idols to God. Pero kay pastora ay binigay. What? Si pastora ba ay si God? Parang may mali ata. Then who said na idols ang mga larawan na ito? Diyos-Diyosan ba si Jesus? Diyos-Diyosan ba si Maria? Diyos-Diyosan ba ang ninyo Jesus? Saan naman ito nakasulat sa Biblia? Wala pa ata akong nabasa sa Biblia na ang mga kinikilala ng simbahan na banal ay mga Diyos-Diyosan. Nothing! Nothing! God say they have eyes and can't see! See, how did they see you praying? Amen! Amen! Now my haters will say, you're disgusting. All right, now come and tell me, how did she see you praying? That's right. Why are you down there? Hail Mary, the mother of God. This ain't nobody's mama. That's right. The scriptures have never Amen. Instruct us to bow to idols. That's right. That's right. Never. But yet you Christians. That's right. Who will retaliate against my actions? Amen. Wherein you got to say amen, because we shall bow to none another. Right. Every knee shall bow. That's right. Every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord unto the glory of God the Father. That's right. That's what I'm saying. You shouldn't mock it. There was a prophet named Micaiah. That's right. Who made mockery of King Ahab. That's right. Because Ahab challenged God by getting 400 liars to make false prophecy. So now there's a religion that got thousands of innocent victims trusting in this clay. Surrender to God. Matagal na po itong na-surrender sa Diyos. Dahil ito po ay binasbasan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Kaya pagmamay-ari talaga ito ng Diyos. Nako, kawawa po ang pastora na ito. Hindi po kami mga Katoliko ang may pananagutan sa banal na imahe na ito kaya sa iyong ginagawa na pagbabasag sa mga ito. Ikaw mismo ang may pananagutan sa Diyos dahil sa kalapastanganan na ito. Ang magandang caption po dito, Sacred images were slaughtered to dogs. Dahil yan naman talaga ang totoo. At ito pa po ang nakalagay sa caption. God is spirit and these worshippers must worship Him in the spirit and truth. And then, therefore, mali na ang gumawa ng imahen? Sinabi ba sa talata na mali ang imahen ni Jesus at ng mga santo? Akala ko ba bawal dagdagan ang nakasulat sa Biblia? Eh bakit kaya idinamay na naman ni pastora ang ribulto ng simbahan? Hindi rin naman sinabi sa talata na bawal ang mga sacred images o icon ni Kristo at ng mga santo. Bakit kaya humantong na naman sa konklusyon ang pastora na ito na isurrender ito sa kanya? Parang sinabi niya na rin na mali mismo ang Diyos sa kanyang pagpagawa ng imahe ng kerubin sa kay Moises na imahe ng anghel at doon pa sila mismo magtatagpo sa pagitan ng dalawang kerubin. Malamang kung naririto pa ang kaba ng tipan na may imahe ng kerubin, pupuntahan rin ito ni pastora at sasabihin, surrendered idols to God. Wow! Ang Diyos pa mismo na nagpagawa ng kerubin ang siyang magsusurrender nito sa kay pastora. Parang ganun po ang kanilang konsepto. Kung susundan mo lang ang pag-iisip ng mga nagpapakilalang pastora na ito na pawang illogical ang mga pagkakaunawa sa Biblia dahil sa hilig nila sa letra puretra. Hindi ko po nila lahat ng mga pastor. At marami akong kilala na pastor na hindi naman humuhusga sa mga sacred images ng simbahan. Pero ito at ang iba pang kasama nito ay kawawa sa kanilang mga aksyon na nagbibigay lamang ng puot sa mga tao at kapahamakan mismo sa Diyos na may pagmamay-ari nito.
Ako ho'y naawa sa taong ito na mali ang nilapitan na tagapagturo. Ngayon, dahil ba sa naisurrender na ito sa kay Pastora, ano ang susunod na mangyayari? Magbabasaga na naman ng ribulto kagaya na lamang ng ginawa ni Pastor Jerry at ng kasama nito? Well, malamang dahil iisang lahi lang naman ang mga ito. Kagaya na lamang ng mga ginawa ng mga kaaway ng Diyos noon sa kanyang templo na ang mga banal na bagay sa loob ay binuro at pinalakol ng mga ito. Walang pinagkaiba sa mga ginagawa ng mga pastor na ito na nagbabasag ng ribulto na pagmamay-ari ni Kristo. Again, naaawa ako sa inyo na nagbabasag ng mga ribulto ng Katoliko dahil mga banal na bagay ang pinagbabasag ninyo. At ito nga ay sacrilege o kalapastanganan para sa simbahan. Isang insulto sa Diyos dahil ang mga bagay na ito ay binasbasan ng simbahan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo at hindi binasbasan sa pangalan ng Diyos Diyosan na ipinagbibintang ninyo. So dahil ito ay binasbasan sa pangalan ng Diyos, ito ay pagmamay-ari ng Diyos. Wala rin po itong pinagkaiba sa ating mga tao sa tuwing magpapabautismo tayo. Binibinyagan po tayo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo na ibig sabihin, ikaw ay property na ngayon ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Now, walang pinagkaiba sa mga ribulto o icon ng simbahang Katoliko. Ang mga ito ay binasbasan upang maging property ng Diyos mismo. Kaya kung ayaw niyo po nito, ibalik niyo po sa simbahan na nagbibigay galang at pagpapahalaga dito. Hindi yung basta na lang po kayo kukuha ng martilyo at pagpupukpukin niyo ito. At ito nga ang pinagtataka ko. Pag ribulto ni Jesus at ng mga santo, galit na galit kayo. Pero sa mga ribulto ni Satanas, ni Buddha, ng dragon, frog lucky charm, Egyptian gods, Anito, Lucky Cat, Ganesha, at ang iba pa, ay wala po kayong pakialam. Na kung tutusin, ang mga imahe na ito ay klarong-klarong ribulto ng mga Diyos-Diyosan at kinikilala ng mga tao na may kapangyarihan na hindi po galing sa Diyos. Nagpapakita ba ito na kayo ay kaisa ng mga Diyos-Diyosa na ito? O kayo ay panig ni Satanas mismo? Wala pa po akong nakitang pastor na nagbasag ng mga imahe ni Satanas at ng mga Diyos-Diyosan ng ibang tao. Pero pagdating po sa ribulto ni Jesus at ng mga santo, walang pag-alinlangan ang bilis ng mga kamay na ito upang humawak ng martilyo at magpupukpok ng mga ribulto. At ito nga po ka-curious, sa eksorsismo, isa sa kinatatakutan ng demonyo na sumasapi sa tao ay ang mga sacred images ng simbahang Katoliko. Na sa tuwing ipinapakita ng ating mga eksorsis ang mga imahe na ito, hindi man lang sila makatingin at talagang takot na takot po dito. Nangangahulugan ba na ang mga pastor na ito na nagbabasag ng mga ribulto ay mga kinakasangkapan upang masira ang mga sacred images ng simbahan na kinatatakutan ng demonyo? Ano po ba sa palagay nyo? Kaya warning po sa mga kapatid natin na dating Katoliko. Ibalik sa simbahan ang mga imahe na ito at huwag ibigay sa mga pastor na ito na nagbabasag ng ribulto. Dahil dinaragdagan nyo lang po lalo ang paglapastangan ninyo sa Diyos mismo. Tandaan po natin ito, si Kristo na mismo ang nagsabi, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga banal na bagay. Baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmali nila. Para klaro kung sino ang mga aso na ito, basahin po natin ang sinasabi po ni Propeta Isaias. Ang mga aso ay matatakaw, sila ay kailanman ay walang kabusugan, at ang mga ito ay mga pastor na hindi nangagkaunawa. Ayun naman pala, kaya basta na lang sila magbabasag ng mga sacred images ng simbahan, kahit na ilang ulit na po nating ipinaliwanag sa mga ito na ang mga icon ay iba sa mga idols. Ngunit, hindi pa rin nangagkaunawa ang mga ito. Well, magtataka pa po ba ako dito? Dahil si Propeta Isaias na rin po ang nagsabi nito, ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinatakpan nila ang kanilang mga mata at sinarahan ang isipan sa katotohanan. Kaya ipagdasal na lang po natin ang mga pastor na ito na nagbabasag ng ribulto, ng matauhan naman at makatanggap ng katotohanan.